Hi guys! So, ngayon mag-assemble po tayo ng vanity mirror or European vanity mirror or dressing table. So, ito po yung mga parts na i-assemble natin. So, pag na-open na natin yung box, isusort po natin lahat ng screws in black na ganito. Ayan, ganyan po siya. Ipa-per parts po muna natin lahat ng screws. At mas maigi din po na gumamit na tayo ng screwdriver na mag-fit dun sa mga screws talaga. Kasi yung screwdriver na kasama dito, minsan hindi siya ganun ka-fit dun sa mga screws. Medyo mahirap siya pihitin. So, yan po ay para sa upuan mamaya. At ito naman ang lock sa isang main drawer natin. Sa malaking drawer. Ayan. At ito naman ang mga handlebars ng ating small drawers. Plastic na lock at screw. So, ayan po yung ating mga na-sort na screws. Ayan. And isang screwdriver. So, mas maigi pa rin po na gumamit tayo ng mas malaking screwdriver. Kung meron naman tayo. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung per parts ng ating vanity mirrors. Ayan po yung para sa drawer. Ayan, ang table natin, pinaka main table, ang para sa mga drawer, small drawers natin. Ayan, i-arrange lang po natin siya per parts bago natin i-assemble. Ayan. So, partner-partner po yan. Doon sa unang video natin, makikita niyo po doon yung per parts ng per assembly niya. So, ayan po lahat 'yon nung magkasama pa. So, una po nating gagawin ay ang ating main drawer or yung drawer na may lock. So, ayan po yung mga screws na kailangan natin. Ang lock po na gagamitin natin ay yung metal na lock. So, ayan po, lahat ng mga bilog na malalaki sa side ng mga, ayan, kalad nyan. Diyan po natin ilalagay yung mga lock para sa mga ipapasok nating screw. So, ayan po. Yan naman ang screw para sa lock. So, bagay po natin i-attach yan, idikit yung lock niya, bago natin i-assemble. I-make sure po natin na pinihit muna natin yung kanyang susian para alam natin na nasa right side yung pagkalagay natin ng kanyang lock. So, ayan po. Kailangan po siya nakaangat yung pinaka-lock niya. So, dito naman natin lalagay ito, itong screw na to. Ito po yung ipapasok natin sa karugtong niya or kadikitan niya bago natin lagyan ng lock. Ayan po. Lalagyan muna natin lahat bago natin i-screw. Ayan po yung kanyang lock. So, yung metal po ang gagamitin natin.
dalawang klase yung lock niya kasi, isang metal at saka isang plastic. Yung metal po, ginagamit natin dito sa screw, yung meron siyang itim sa gitna. Ayan, yung ganyang screw. Ayan. Yung isang lock naman na white, yung plastic, ay para dun sa mahabang screw, yung isang diretso lang siya. So, yan, ilalock na po natin. So, ito naman po yung ating lock. Make sure lang po na nakapihi tayo para alam natin yung right side. Ayan. Ayan po yung pinaka-front at ito naman yung loob. So, yung pinaka-eyelet niya ay iti-testing din muna natin kung nag-fit siya para sure na pag dinikit na natin eh sakto siya. Ayan. So, fit naman po siya. Ayan. So, ilagay na natin. Ayan po yung pinaka-eyelet niya. Yan po yung pinaka-front. Yung nasa labas na side. Ayan, tsaka po natin i-insert. Ayan. So, ayan na po yung magiging itsura niya. So, make sure po na sa right side yung ating susian. Yung nakaumbok na square sa taas. Ayan. So, ibig sabihin po niya na sa right side siya. Kasi minsan nababaliktad ng iba. Tapos na screw mo na, mahirap tanggalin. So, ito po yung screws niya, yung mga maliliit. Screw na natin. So, ito na po ang kanyang finish. Ayan, pag natapos na siya. Front view tsaka yung sa loob. Then next po ay i-fit naman natin yung kanyang pinaka board. Ayan, yan po yung manipis lang siya. I-insert po natin yan dyan sa mga lines na yan. Ayan, dyan po natin siya isusuksok. So kailangan po pag pinagdikit na po natin yung kanyang mga sides, kailangan aligned yung kanyang yung suksukan niya, yung pinakaguhit. Ayan, kung makikita niyo yung line. Ayan, dapat align po yan. Dahil dyan po natin isusuksok yung ating yung manipis ng board. So, ayan po siya. Ayan yung kanyang back. Pag tinignan mo, ayan, brown siya. Tapos, gaganyan po natin. Yan, pag ganun po siya. Pero bago yun, i-fix po muna natin yung kanyang both sides. Lalagyan natin ng lock. So, make sure po yung pinaka-lock natin, yung may part na naka-open dun sa lock, yun po yung dapat nakatapat dyan sa may ulo na yan. Yan, kasi dyan po natin siya pipihitin para malock natin. Yan, dapat po nakaganyan siya. So, itong open na to, dapat nakatapat sa ulo. Ayan, ganyan. And then, i-screw po natin. Ayan, pag nabuo na po siya, ganyan na siya. Ayan, align. Make sure po lagi naka-align tayo yung pinakaguhit niya, yung suksukan ng kanyang
pinaka board. So yun, dapat naka align po siya na ganyan. So, ilalagay na po natin yung kanyang board. Ayan. Para tanggal po ang size nito, ito po yung para sa main drawer natin. Yung may padlock na drawer. Ayan. Susuk-susuk lang po natin siya. Ayan, i-shoot lang natin both sides, pati yun sa ilalim. Ayan. And yun, okay na siya. So, nabuo na natin yung kanyang first drawer na, na malaki. Ang drawer na to, pahaba po siya, parektanggal po siya. Yun po yung main drawer natin. So, ilalagay naman natin dito yung kanyang, yung may padlock. Yung pinakaharap. Ayan po. So, yan, may suksukan po dyan para dun sa screw. Susuksok lang natin and then lalagyan natin ulit ng lock yung mga sides niyan. Yung metal na lock. So, tandaan po natin yung metal na lock. Ang partner po niya palagi ay yung ganyang klase na screw. Yung may block sa gitna. So, ayan po. Ayan na po siya pag nabuo. Ganyan ang magiging itsura niya. Parektanggal po siya. So, i-fix na natin. Lagyan natin ang lock yung side. So, ganun din po ulit yung may naka-open na part dun sa lock natin. Yun yung itatapat natin sa ulo bago natin pihitin ng screwdriver. Kasi hindi po siya maglalock pag mali po yung pagka-align mo nung lock at saka ng kanyang screw. So, ayan. Sa kabila naman, sunod naman natin gawin ay yung kanyang tatlong drawer na maliliit. So, ang size naman po nito ay pa-square siya. Tapos, meron siya mga handlebars na kulay brown. So, ito po yung mga parts niya. Ayan. Yan po yung mga gagamitin natin. Ayan. Para sa front, yung lagayan ng handlebars. Tapos, ito naman yung handlebars. So, ayan po siya. Tatlo. Dahil tatlong maliliit na drawer po yan. At ito naman yung board. Manipis na, para siyang cardboard. Manipis pang insert natin mamaya. So, ayan po. So, same process lang din po dun sa unang binuo natin. I-align lang din ulit natin yung, kasi meron siya yung line na yan, meron siyang suksukan ulit ng pinaka-ilalim ng drawer natin. Ayan. Kailangan lang po magpapantay ulit. So, halos ganun lang din po yung process niya dun sa ginawa natin sa malaking drawer. Ang pag-aiba lang, may ito, handlebar na lang ang ilalagay natin. Dahil wala naman po siyang lock. So, ito yung screws na gagamitin natin para sa handle. Ayan. So, ayan na po siya nang nilagyan natin ng screw.
So, again yung metal screw po ulit ang gagamitin natin dito dahil ang screw na nilagay natin ay yung may block sa gitna. Ayan. And then, i-align lang po ulit natin yung kanyang lines. Ayan po. So, i-fix na po natin. Ito yung kanyang lock. So, palagi pong itong part na to na naka-open ang nakatapat sa ulo. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Laging ganyan po kapag nag-insert tayo ng lock. Para magla-lock siya pag pinihit na natin ang screwdriver. Tsaka hindi po siya mag-shoot kapag mali yung pagkapasok niya ng lock. Dapat nakaganyan po palagi. Yan. So, fix na po natin. At eto na po yung kanyang finish. So, ilagay naman po muna natin yung handlebar. Sa handlebar po, make sure lang po na nakayuko po siya. Kasi yung nakita ko sa ibang videos, nakabaliktad yung pagkalagay ng handlebar. So, dapat po yung pinaka, yung may spacing siya, dapat na sa ilalim. Kasi yun yung parang pinakahilahan. So, ito naman yung board, yung maliit na board niya na pa-square na isusuksok natin mamaya. So, ilagay muna natin yung handlebar. So, pag ganyan po siya, hindi po siya paangat yan, nakaganyan po siya. Nasa ilalim yung kanyang pihitan, yung hawakan. Yan. Ganyan. Pag ganyan po siya, yan. Yan po yung kanyang ilalim. Yan. Dapat nakaganyan po siya. So, i-screw muna natin. Ito yung screw na gagamitin natin. Lagay muna natin. Ayan. Make sure po na naka-align palagi yung mga lines na yan. Diyan po natin isusuksok yung board mamaya. Yung pinaka-ilalim ng drawer natin. So, ito na po siya nung natapos na nating ilagay. Ayan. So, isusuksok naman natin ngayon yung kanyang pinaka ilalim ng drawer dito sa may line na to. Shoot lang ulit natin. So, sa same lang din po sa pangalawang drawer natin, ganun ulit yung process. Gentong process ulit ang gagawin natin. Handlebar muna ulit. So, ayan na po yung mga small drawers na natapos na natin. Ayan. Ganyan po siya. Nabuo na natin.
naglobuyan. So, always double check po yung kanyang handlebars na hindi tayo magkakabalibaligtad ng lagay. Dapat nakaganyan po siya. Nakatungo, hindi nakaangat. Kasi sa iba, nakaangat siya. Nagkamali ng attach. So, yan. Pag ganyan po siya, yung pitan niya pa ilalim. So, yan po. Madali lang naman pong i-assemble yung kanyang mga drawers. So, yan. Kailangan mo lang i-identify kung ano yung mga partner-partner niya kailangan niya sa assembly para hindi ka mahirapang maghanap para maghanap ng mga parts niya pag nag-assemble ka na. So, next naman po natin ay itong lagayan ng small drawer. So, ayan po siya. At saka ito. May line po ulit to. Ayan, yung line na yan. Itatapat ulit natin siya. Dahil meron po tayong isusuksok ulit dyan na pinaka-back niya. Yung manipis na board ulit. Ito naman ang kanyang lock, white. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ang partner po ng white na screw, yung diretso, yung plain lang siya na screw, ay yung white na lock. So, kailangan po yung pinaka bilog nitong white, ayan. Kailangan nakatapat po siya sa butas ng pagpapasakan natin itong lock. Yan. Kailangan nakatapat po siya dyan sa butas na yan. Para once na nilagay natin dyan yung screw, pag siniksik na natin dyan, mapapasok. Dyan po siya papasok. Yan yung pinaka-lock niya. So, yan po. Kailangan nakatapat lang siya. So, tingnan nyo po ito. Meron siyang guhit. Yung line na yan, yan po yung nakatapat. Nakatapat po yan palagi dito. Yan, nag-iisa lang, dalawa po yan, pero yung isang part na yan, meron siyang ganyan. Meron siyang guhit. Na i-align din natin dito sa line na to. Yan. Ganyan din po sa kabila. Lalagyan din natin ng lock na white. So, ayan na po siya. Yung back view niya. Ayan po yung kanyang screw. Hihigpitan po muna natin yan. Isi-screw muna natin yan. Ilalock na po natin para mag-fix na siya. Ayan. And ganito na po siya kapag nabuo mo na siya. Ayan. Higpitan lang natin mabuti. Ayan.
So, next naman po, i-fit natin yung kanyang board sa likod. Ayan. Ayan po, dyan natin siya isusuksok. Yung pinaka-back niya po yan. Ayan. So, sa labas yung white, sa loob po yung brown side. Tapos, ipapatong po natin itong table na to. Ito yung pinaka-table niya. Pinaka-ibabaw niya. Ayan. Ito po yung screws na gagamitin natin. Again, may guhit po ulit siya. Yan po yung part na pagsusuksukan ulit yung pinaka ito, yung board na manipis. So, yan. Itatapat lang po natin yan. Yan. Paganyan. So, higa natin yung table. Ganyan po ang itsura niya. So, lalagyan natin ang lock para ma-fix po natin yung kanyang pinakapatungan. Yung pinaka-table. So, ito naman po, tatlong lock para dito sa maliliit na butas na to. Ayan. Ayan po yung magsaserve as harang dun sa magiging drawers natin. Parang stopper siya. Stopper. So, ayan. Si-scroll lang po natin yun dyan. Yun yung magiging stopper ng drawers natin. So, ito na po siya pag nabuo. Ayan. Ganyan na po siya. Ayan yung kanyang drawer. Ayan, balik magiging ganyan po ang sura niya mamaya. So, ayan. Next po yung assemble natin yung next na table niya, yung pinaka body niya ulit. Yung karugtong neto. Ayan. Ito po yun. So, ito yung katalikuran ng isang body natin. So, ito po yung katalikuran ng unang body na ginawa natin. So, ito mas mataas siya ng konti. Ito yung para sa may drawer na malaki. Yung may padlock. Ayan, ganyan po siya. Then, ito naman ang patungan ng kanyang drawer. Ayan. Nag-iisa lang po yan. May lock ulit. Ayan. Lalagyan natin ang lock. So, again, nagagamitin po natin lock dito ay yung white. Yung plastic na lock. Dahil ito po yung screw natin. Ayan. Pag ganyang screw po, white, white na lock po siya ang gagamitin. So, ayan na po siya. Pag nabuo na natin, ganyan siya. So, yan, yan, yan. So, ilalak na natin para naka-fix. So, ayan na po siya. Nung naka-fix na siya. Ayan. Ayan na po magiging itsura niya. So, itong part na to, itong side na to, idudugtong natin to dun sa isang ginawa natin kanina. Ayan, idudugtong, pagdudugtongin natin sila.
Ayan po. Yung ilalim niyan, meron ulit siyang lock. And then, itong side na to, meron po siyang pasukan ng screw na magdidikit sa kanilang dalawa. So, ayan po. Itong board na to, meron din siyang suksukan. Ayan. Diyan po siya mag-fit. Ayan. Ayan, ganyan. Tsaka po natin i-fix ng lock. Then, lalagyan natin ng screw dyan para mag-fix na siya. So, ganyan na po yung magiging kalalabasan niya. Ayan. May lock po siya dyan. Yung plastic na lock. Papasukan natin ng screw dyan para mag-fix. Ayan. Make sure lang po ulit yung pinakaulo nung pinakabutas nung lock natin ay nakatugma dun sa butas na papasukan ng screw. Para malock po natin siya ng maayos. So, ayan na po siya. Pag natapos, nabuo na natin yung kanyang table. Ayan, napagdugtong na natin siya. Ganyan na po siya. So, next naman ay yung pinaka-table dito. Main table natin. So, ito po yun. Make sure po na sa right side palagi yung merong white, yung edge. Yung brown yung edge, palaging nasa likodan po yan. Ayan naman po yung pasukan ng kanyang mga screw. Kapag finix na natin. So, ganito na siya pag nalagyan na natin ng screw. Ayan. Pag pinatong na natin siya. Ito naman yung lock. Ayan. So, ipapatong na po natin siya. Yung may mga screw po, isushoot natin dito sa may mga butas na to. And then, sa ilalim po niya may mga lock. Doon po natin yan ipapasok mamaya. Dito. Ayan. So, i-fix na po natin yung mga screw. Ayan, ipasok muna natin yung kanyang lock. So, make sure po ulit yung lock niya ay nakapoint dun sa may ulo na papasukan yung screw mamaya. Ayan, ganyan po siya. Nakatapat po yan sa may butas palagi. Ayan. Dun sa may part ng ulo ng screw. So, saka po natin ipatong itong table. So, yung edge niya sa likod, yung brown, dun po yan sa bandang likod. Ayan. So, pag ganyan po siya, pag ipinatong na natin, i-shoot lang natin yan dyan. Na ganyan. Ayan.
ayan na po siya. Ayan na po yung magiging kalabasan niya. So, ayan. May table na po siya. Ayan. And then, ilock naman po natin yan. Ilock natin siya. Pihitin natin yung lock. Ayan. Yung apat na side. So, ayan po. So, ayan. Naka-fix na siya. So, dyan po natin mamaya i-insert yung kanyang main drawer, yung may padlock. So, ayan po siya. Ganyan po yung kanyang right side. Ayan. Pantay po ditong part na to. Pantay dapat. At dito, may konting allowance. Ayan. So, ayan na po siya pag nabuo na natin. Ayan. Ito yung lagayan ng drawer. And then, ito naman yung first layer na gagawin natin. Ayan. Ito yung first layer niya. Ito po yung mga parts. Ayan. Ito po ay para naman dun sa lock ng pagdidikitan natin mamaya. So, ito yung lock. Ito, dito natin siya i-screw. Dyan po natin siya mamaya ipapatong. Yan yung pinaka-lock niya para mag-fix. So, ready lang po natin muna yan dyan. Para once na na-assemble na natin yung first layer, dyan natin siya i-shoot. Yan, ito yung lock. Para dito. So, yun. Tapat lang po ulit natin sa may pasukan ng kanyang screw mamaya. Ayan yan. And then, ito naman po. Ano yung mga screws na gagamitin. Ayan, pag ganyan po siya, sample muna natin. Ganyan po siya mamaya. Once na-assemble na siya, dyan, ipapasok po natin dyan mamaya. Ayan. So, ilagay po muna natin. Ito. Buuhin muna natin. So, para sa mga gitong screws, ang gagamitin po natin ay white na lock. So, yun. Pag ganyan po siya. So, make sure lang po ulit na hindi tayo mababaliktad. Yung pinaka-lock niya, yung may mga maliliit na bilog, palagi po yung nasa ilalim na side. Yan, nasa ilalim na side po yan. Sa kabila naman po, ganyan. Magiging ganyan po siya once na finix na natin. So, ayan. Ganyan po ang itsura niya. So, yung mga edge niya po, make sure na nasa white yung nasa labas at nasa likod naman yung parang brown. Ayan. So, ayan. I-fix na natin. So, minsan po kailangan natin i-clean up yung mga butas kasi nagka-clog siya. May mga fibers sa loob. Sungkitin lang natin. Kailangan kasi kanina nag-clog dahil meron siya mga fiber sa loob. So, minsan taktak lang natin or sundutin lang natin. Ganyan. Kasi nahihirapan i-lock kapag may nagka-clog na fibers sa loob. So, ayan na po siya nang na-fix na natin yung kanyang mga layers. Ganyan po siya. Sunod naman natin itong kanyang side. I-fix natin. Ganyan. So, i-shoot lang po natin yung screw na yan dyan, banda. Yan, ang lock po niyan ay nasa ilalim. So, pag nabuo na po siya, ayan na po siya. Ganyan. So, higpitan lang po natin yung mga lock niya para stable yung
pinaka-istante niya. Hindi siya gumagalaw. So, ganito na po siya. Ipapatong natin dito. Yan. Isushoot po natin yan dyan. And then, ilalock natin. Ganyan. And then, ilock natin sa ilalim para mag-fix. Ayan. So, ilock po natin dyan. Ayan. So, pag naka-fix na po siya, ganyan. Ayan. Nabunan natin yung kanyang first layer. So, yun yung pinaka-first layer ng mga istante niya. Next naman po nating buuhin ay yung kanyang next layer na kung saan doon din natin ilalagay yung kanyang mirror mamaya. So, ayan po siya yung mga magkakasama para sa part na yun. Ayan. So, ito may lines po ulit siya. Meron ulit siyang suksukan ng ating board pang talikuran niya. Ayan, i-align lang po ulit natin. Kailangan yung lines niya ay magtutugma. So, ganyan po siya. So, make sure po naka-align po ulit yan. And then, ito naman po. Ayan, dito mo siya. Paganyan siya. Ayan, paganyan po siya. Diyan po natin ididikit mamaya yung mirror. Ayan, paganyan po yan dyan. Diyan po natin ididikit mamaya yung mirror. Meron po siyang guides ng para sa lagay ng screw. Ito naman po yung kanyang ayan, parang istante din siya. Ayan, ganyan po siya pagkasunod-sunod. Dito po natin banda to didikit. Sundan nyo na lang po. And then, ganyan din ulit. Sa baba naman siya neto. Yung dikitan po yan ng mirror. So, ayan na po siya. At ito naman yung pinaka-back niya, which is i-insert po natin mamaya pag na-fix na natin itong kanyang mga istante. So, ito po yung mga screws na gagamitin natin. Ayan. So, lalagyan po muna natin ito. Ayan, both sides. And then, mga lock. Make sure po ulit. Nasa tapat po siya ng mga butas, yung pinakabilog ng lock natin na white. Ayan. Kailangan nakatugma po.
So, ayan, i-fix na po natin. I-fix na po natin yung unang layer niya. So, ito po dapat nasa right side palagi yung kanyang white na to, yung part na to. Ayan, dapat parehas po yan. Ayan, pag ganyan po siya. Ayan, tapos i-fix na po natin. Ganyan po yung magiging forma niya. And then i-fix natin. So, ganyan na po siya kapag naka-fix na. Sa ilalim mamaya, ganun din ang gagawin natin. So, ayan naman po yung sa ilalim. Yan yung pinakadikitan ng kanyang mirror mamaya. So, yan, i-fix lang natin. So, ganyan na po siya pag nabuo. Ayan. Ganyan na yung magiging itsura niya pag nabuo. Ayan. Yung brown na to, lagi na sa labas. Yan yung pinakalikuran na bahagi niya. And then, i-insert naman po natin dito yung pinaka-back niya. Yung manipis na board. Ayan. Ito yung pinakamalaki na board. Yan, isusuksok lang natin siya sa sides. Ganyan. Ayan. So, nabuo na po natin yung ating second layer. So, ayan po, ipapatong natin siya dito. And then, may lock po ulit yan sa ilalim. May lagayan siya ng lock para ma-fix natin. Dito, meron din siyang dugtungan. Ayan, dyan, may dugtungan po siya dyan. So, lalagyan muna natin ang pang-fix. So, itong screw ang gagamitin natin. Ito may block. Ayan, dalawa po siya. Once natin idikit na natin siya dito, itong part na to, dyan po natin yan ipapasok. At ito naman yung kanyang lock. So, i-insert na natin. Ayan. Nakabila, ganun din.
Lagi po siya nakatapat sa butas, yung open na to. Yan, ganyan siya. And then, isushoot po natin siya dito. Ayan, para mag-fix na yung kanyang table. Shoot lang po natin dyan. Ganyan. Kabilaan. Ayan. So, magiging ganyan na po siya. And then, ilalock po natin sa ilalim para mag-fix. So, ayan na po siya. Nabuo na natin ang ating table at dalawang layer. So, next naman po ay ang salamin. Ayan. So, ilock muna natin para mag-fix. Kabilaan. And then, yung mga estante na to, meron din po siyang screws para magdikit. Ayan, para maka-fix din siya, para mas matibay. Dito sa ilalim, merong isa. Ayan, yan. And then, ito po yung dito. Tapos, ito, second layer niya, ito. Lalagyan din natin. Para naka-fix. May mga lock din po yan sa ilalim. Ayan, paganyan po siya. So, i-fix lang natin. And then, next po ay yung kanyang salamin. So, sa salamin, dito natin siya ilalagay. Ayan. Ito yung kanyang dikitan, parang pinaka-sliding. Ayan, pinaka-sliding. Yung butas na yan, yung may nakita kayong dalawang butas na yan, actually, hindi siya nag-fit dun sa paglalagyan. So, kung saan na lang po tatapat, as long as magpantay yung mag-meet yung kanyang dikita ng salamin at saka ito ng sliding. Kailangan mag-meet lang sila talikuran. So, sukatin nyo na lang din po. So, ito kailangan mo siyang tanggalin para yung isang sliding niya maidikit mo dun sa likod nung salamin. At yung isa naman ay maidikit mo dun sa may bandang estante. So, yun. Para matanggal mo to, ito yung ididikit mo dun sa may likod ng salamin. Para matanggal mo to, meron siyang pihitan dyan. Ayan po siya, para siyang stick, ganyan. Ibababa mo lang po siya. Pihitin mo lang siya pababa, din hilahin mo siya para matanggal mo siya. Ayan, paganyan. Ayan po siya. Ayan. Ipipress mo lang po yan. Ayan. Para matanggal mo siya. Ito yung ididikit natin sa part ng salamin. Tapos pag binalik mo naman po siya, so pag ganyan po siya. So kung paano mo siya tinanggal, ganun mo po siya. Yung side na yan, ganyan mo rin po siya idikit dun sa may salamin. Ayan, ganyan po siya. Ganyan po siya pag tinanggal. Pag binalik mo naman po, pasaklob po siya. Kung paano mo siya itinanggal, ganun mo lang din siya ibalik. So, ayan, paghiwalayin muna natin para maidikit na natin siya. So, ganun din po sa isa. Tatanggalin din natin. So, ayan po siya. Tatanggalin din natin to. Ayan.
paganyan po siya. Pag ibinalik mo naman siya, ibabalik po lang din siya kung saan mo siya hinugot. Saya na po siya. So, eto po. Make sure lang po yung pagka mag-a-align sila nitong mirror pag isinaklob mo na siya. Ayan, make sure lang po na mag-a-align siya once na isinaklob. Siya nabuo na natin yung ating vanity mirror. So, ayan na po siya. Yung finish na natin. So, ilagay na po natin yung mga drawer. Pag naglagay po tayo ng drawer, kung naalala nyo kanina, meron siya tayong in-screw dyan na stopper. Ayan po. Ipailalim lang po natin yung pagka-insert niya. Ayan, na-shoot siya dun sa stopper na yan. And then, ipasok natin sa loob. So, pailalim po yung pagpasok niya. Para hindi siya sumabit sa stopper. Ayan. Kasi pag i-drenasyon mo siyang ganyan, hindi siya papasok kasi meron pa tayong stopper. So, ayan na po siya. Nung na-insert na natin yung mga drawers, finish na. Ayan na po siya. Magiging ganyan na po ang kanyang itsura. Ayan. Next po ay yung chair. So, ayan na lang po yung last na bubuoy natin. Ito yung mga parts niya. Ayan. Ayan yung kanyang chair. Yung gagamitin natin dyan. Ayan yung white na lock at saka yung mga maliliit na screw. Ayan. Una, lalagyan po muna natin ng lock. Ayan. Apat na side po siya. So, ayan po. Ayan. I-screw natin yan sa gitna. Sa gitna niyan. Ayan. Ito yung kanyang screw, yung maliliit. Ayan po. So, nabuo na natin siya. I-assemble na natin yung upuan. So, ayan po. Ayan. Ayan ang kanyang mga screw na ginamit natin. And then, i-assemble na po natin siya. Magiging ganito na yung kalabasan niya. Once na-assemble na natin. Ayan po.
Ayan, ganyan siya. And then next ay ito naman. So ipapatong natin 'to. Ayan. Ayan na po ang kanyang finish. Ayan. Phoenix na natin. Ayan. And then, ipapatong na po natin yung kanyang pinaka upuan. Ayan. So, ako hindi ko lang tinagad yung plastic, pero once na hindi nyo naman kailangan yung plastic, pwede nyo pong ialisin. And then, meron kayo makikita para siyang thumbtacks na white. Ayan, ganyan siya. Para po yan sa ilalim natin. Ayan, dyan po natin siya ilalagay. So, ayan na po siya nung naidikit na natin. So, itayo na po natin yung chair. So, ayan na po ang kanyang finish. So, nabuo na natin lahat. Ayan. So, ayan na po ang ating vanity mirror.